tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, ang cellphone mo nagliring. Ha? Patingin nga. Numero lang eh. Teka, parang familiar sa akin ang numero. Eh, sino? Parang numero ito ni Lanto. Paano mo alam? Tinatawagan ka rin ba niya? Oo naman. Best friends yata kami. Talaga? Oo. Ano pang ginagawa mo? Sagutin mo na. Ayoko nga sagutin. Bakit? Eh, naliligaw yan sa akin eh. Baka pag sinagot ko, aasa na yan sa akin. Oo, diretsyon mo. Para hindi na talaga siya aasa. Ayan. Tumigil na tuloy. Hayaan mo. Ayoko nga sa kanya. Hindi ko naman masabi-sabi sa kanya ng prangkahan dahil ayoko siyang saktan. Naku, mas masasaktan siya sa ginagawa mo. Kung wala ka talagang pagtingin sa kanya, ay tapatin mo na. Bakit kasi ayaw mo sa kanya? Gwapo naman, masipag, at higit sa lahat, mabait. Hindi siya kasi ang lalaking pinapangarap ko. Kaya pasensya na siya. Ay, kung gusto mo, sa'yo na lang siya. Ay, nako, sira. Magkaibigan lang kami ni Lanto. Isa pa, hindi naman siya nandiligaw sa akin eh. Ikaw itong kusunada niya. Kaya, hindi niya mapansin-pansin ang beauty ko. O di ikaw na lang ang bahalang gumawa ng paraan para mapansin ka niya. Ano? Oo, nandito na yung kaibigan ni Julie. Anak pala siya ni Artemio na kapitbahay ni na Papang sa Salisay. Kilala mo ba kung anong klaseng pamilya ang taong pinatuloy mo sa bahay? Oo, mabubuti silang tao. Personal kong kakilala ang kanyang mga magulang. Kaya dapat lang palang tulungan natin para wala silang masabi sa atin. At sakali mang mangailangan din tayo ng tulong, lalo na ang anak mo, eh matutulungan siya. Ayun, sinasabi ko na nga ba eh. Kaya ka lang tumutulong dahil umaasa ka. Natutulungan ka rin. Siyempre naman. Alam mo, ang tunay na mabuting tao, eh yung tumutulong ng hindi, naghihintay ng kapalit. Oo na, oo na. Hayan ka na naman eh. Naninirmon ka na naman. Paano hindi ako magsisirmon eh? Hindi mo ginagawa ang obligasyon mo bilang magulang sa anak mo. Anong hindi ko ginagawa? Nagtatrabaho din ako para sa pamilyang ito, ano? Nakatulong ka nga sa pinansyal na bagay, pero ang pangangailangan ng anak mo, tulad ng pangangaral, hindi mo naman ginagawa. Paano na lamang yung anak mo kung laging aasa sa atin, ha? Matatanda na tayo. Paano kung langhina tayo at hindi na makapagtrabaho? Sino ang magtatrabaho para sa kanya? Hay nako, oo na, hayaan mo. Kakausapin ko ang anak mo. Yung kaibigan mo, si Elsa, kumusta? Nakahanap na ba ng trabaho niya? Oo, mama. May trabaho na siya.
receptionist sa isang maliit na clinic. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, iha. Ikaw, kailan mo planong maghanap ng trabaho? Mama, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi ko pa-feel ang magtrabaho. Pero anak, 28 anyos ka na. Hindi ba dapat naghahanap ka na rin ng trabaho? Tingnan mo si Elsa. Kararating lang dito, may trabaho ka agad. Ma, pwede ba? Huwag niyo akong ikumpara kay Elsa. Kasi si Elsa, sa kanya umaasa ang kanyang pamilya. Pero, hindi na kami bumabata ng iyong papa. Sino ang susuporta sa'yo? Halimbawang mawala na kami. Bakit ho ba pinoproblema niyo ang mga bagay na malayo pang darating? Huwag kayong mag-alala, Mama. Maghahanap din ako ng trabaho. Kailan pa, anak? Kailan ba? Basta, ako na ang bahala sa bagay na yan. Sa ngayon, hayaan niyo muna ako. Oo, may kumakatok. Baka si Elsa na to. O Elsa, pumasok ka na. Hindi nakalakyang pintuan. Tita Hila, narito na pala kayo sa bahay. Magandang hapon po. Magandang hapon naman sa iyo, iha. Tamang-tama. Narito po kayo. Bumili po ako ng pagkain natin. Ha? At naku, kumain na kami ni Mama. Itago mo na lang yan para sa hapunan mo. Asya nga naman, iha. Tapos na kaming nananghalian. Ilagay mo na lang yan sa ref para may panghapunan ka. Ah, hindi po. Para po sa ating lahat ito. Dahil ibinigay na po ang unang sahod ko. Talaga? Oo. Gusto ko, magsalo-salo tayo mula sa una kong sahod bilang pasasalamat ko sa pagpapatuloy ninyo sa akin sa bahay ninyong ito. Friend, kumusta? Hindi ka ba nahuhomesick? Nahuhomesick, kaya lang, itinutuon ko na lamang sa trabaho ang oras ko para hindi ko maramdaman ang homesickness. Mabuti kung ganon. Asya nga pala, baka gusto mong sumama sa akin mamayang gabi. Saan? Nag-i-invite yung isa kong barkada. Disko tayo mamaya. Baka gusto mong sumama. Hindi ako pwede. May trabaho pa ako eh. Ano? Hindi ba 8 to 10 lang ang umaga ang trabaho mo sa clinic? Tumanggap na naman ako ng trabaho eh. Sayang din ang kikitain ko dun kung hindi ko tatanggapin para makaipon ako kaagad at nang magkalis na ako dito sa inyo. Ano? Bakit? Okay ka naman dito sa bahay ah. Teka, meron ka bang hindi nagustuhan sa amin ni Mama? Wala. Ang bait-bait nga ng mama mo eh. Kaya lang, medyo nahiyan na rin ako sa mama mo. Ganito na lang ang gawin mo para hindi ka mahiya. Sabihin mo sa mama ko, narentahan mo na yung isang kwarto. O di-solve na ang problema mo. Hindi ka na mahiya. O diba? May idea ka. Sige, sabihin mo sa mama mo. Kala ko ba sa makalawa pa ang dating mo? Napaaga yata ang uwi mo ngayon. Biglang sumakit ang bato ko at hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya umuwi na ako. Teka. Imamasage kita para ma-relax ka. Sige nga. Teka.
Sige. Ganyan. Sarap sa pakiramdam ng pamamasahin mo. Siya nga pala. Kamusta na si Elsa? Naroon pa rin ba siya sa kanyang trabaho? Oo. At dalawa na ang trabaho niya. Ay, mabuti pa itong si Elsa at mas mature pa yata siya. Sa anak mo. Alam mas mo, mature mag-isip eh. Karpintero lamang kasi ang hanap buhay ng kanyang ama. At walang trabaho ang kanyang ina. Kaya nang self-supporting. At nang makapag-graduate, nagtrabaho. Nakaipon. At heto nga siya ngayon. Nandito sa Australia agad-agad. At ang tinarget na puntahan ay maganda. Kung may naidulot mang mabuti kay Elsa, ang hirap ng buhay, ay ang natuto siyang maging independente. At katulad ni Julie. Ha? Porkit alam niyang kapwa tayo may trabaho, umaasa lamang sa atin yung anak mo. Ay nako, pwede ba? Huwag mo namang ikumpara yung anak mo kay Elsa. Mas maganda pa yung anak natin eh. Ano? Anong maganda sa anak mo ha, Amir? Matulungin ang anak mo. Kahit na matulungin ng anak mo kung wala siyang trabaho, ha? Wala siyang sariling pera. O anong itutulong niya? Alangan naman na hihingin pa sa atin ang kanyang ibibigay na tulong. Darating din ang araw na matatauhan ang anak mo. Naku, kailan pa? Kapag pareho na tayong mahina at wala nang hanap buhay, paano kung bukas makalawa mamatay tayo? Ha? Saan siya kukuha ng ikabubuhay niya para sa sarili niya na pangangailangan niya? Alalahanin mo ha, hindi natin hawak ang buhay natin. Pwedeng ngayon, mamaya, mamatay tayo. Paano siya? Hindi kasi ako pinapakinggan ng anak mo. Paano kanya pakikinggan? Sinanay mo yan. Kinukonsinti mo. Nariyan na yan. Kaya wala na tayong magagawa. Meron ka pang magagawa. Kung umpisaan mo na ngayon na pangaralan yung anak mo, habang malakas pa tayo, habang bata pa siya, pangaralan mo yung anak mo bago pa mahuli ang lahat. Alas 10 na ng gabi. Pero wala pa rin si Judy. Nasaan na naman kaya ang batang yun? Magandang gabi po, tita. Elsa! Gising ba pala kayo? Hindi ba pala kayo natutulog? Hindi yata kita halos mahagilap dito sa bahay. Nakikipagbarkada ka rin ba tulad ng anak ko? Hindi po. Yung dati kasing dalawang trabaho ko, ay naging tatlo na, kaya halos hindi na ako nakaka-uwi. Ay, ganun ba? Mabuti ka pa at may trabaho. Hindi ka tulad ng anak ko. Laging nasa barkada. Nako, tita. Matulog na ho kayo. Dahil hindi po siya uuwi ngayong gabi. Bakit mo nasabi yan? Kausap ko po siya kanina. At ang sabi, baka bukas pa raw siya uuwi. Kaya matulog na po kayo. Ano? Bakit? Saan daw siya pupunta? Birthday kasi ng isa niyang kabarkada. At magkikipag-disco pa yata. Ano? Na naman? Yan na nga ba ang pinakaayaw-ayaw ko na bisyo niya eh. Ang makikipag-disco palagi. Thank you.
Sige! Sayaw lang mga friends! Sayaw lang! Freeze! This is police! Everybody raise up your hand and don't move! Wrong timing naman! Mga kaibigan! Relaxan kayo! Wala tayong ginagawang masama! Kaya sasama tayong masiwasay sa mga pulis! Ano ba talaga ang nangyari, anak? Bakit ka hinuli ng mga pulis? Eh, nirin nila ang disco house at maging kami ay hinuli. Mama, piyansan niyo naman ako. Ayokong magtagal dito sa loob ng kulungan. Wala ka bang ginagawang masama? Wala ho! Nagsasayawan lamang kami ng mga kabarkada ko. Tapos hinuli na kami. Ay, nako. Gusto na kitang mailabas, pero hindi sapat ang kas na nasa akin ngayon. Hindi ko pa nasasabi sa papa mo. Ma, pwede ba gumawa kayo ng paraan para makalabas ako dito? Ay, naku anak. Ang papa mo lamang ang inaasahan natin para makalabas ka dito. Pero nag-aalala ako sa pwedeng sabihin ng papa mo kung malaman niya ang nangyaring ito sa'yo. Maraming salamat sa iyo, ha. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako. Wala yun. Ito naman, para ka namang another. Kaya ako naririto dahil sa pagtulong ninyong pamilya sa akin. Kaya ngayon, na may kakayahan na rin akong tumulong, bakit hindi ako tutulong, hindi ba? Hindi nga ako nagkamaling tulungan ka. Isa kang mabuting kaibigan. Ganyan lang ang buhay. Panapanahon lang yan. Teka, kanina pa nagri-ring yung cellphone mo. Bakit ayaw pang sagutin? As usual, si Lando na naman ang tumatawag. Diretsyon mo na kasi, para hindi ka nakinuklit. Teka, ganito na lang kaya. Ikaw na lang sumagot. Ako ang sasagot? Naku, magtataka yun kung ibang boses ang maririnig niya. Ayoko nga. Magkaibigan naman kayo, hindi ba? Oo nga, pero hindi pa naman niya alam na dito ako sa bahay niyo nakatira. Hindi ko pa nga nababanggit sa kanya na naririto na ako sa Australia. Tamang-tama! Ngayon makakapag-usap na kayo. Masasabi mong nandito ka. Ano? Sagutin mo ang tawag niya ngayon. Kunwari, hindi mo alam na siya yan. Pag tinanong ka kung bakit nasa yung cellphone ko, sabihin mo na iwan ko. Kaya ikaw ang sumagot. Sige na, bago niya ibaba ulit. Sige na, sagutin mo na. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, kumusta ang pag-uusap ninyo ni Lando? Nakumustahan? Nagulat nga siya nang malamang naririto na ako sa Australia . Hindi makapaniwala. Hindi ba ako hinanap? Oo, kinukulit nga ako na ibigay ko raw sa kanya ang ibang cellphone number mo. Kung meron ka pang ibang cellphone, sabi ko wala. Ang mabuti pa, sa susunod na magkausap kayo, sabihin mo sa kanya na may boyfriend ako. Ibigay ko sa iyo ang cellphone, kaya hindi ko siya makakausap pa. Ano? Ikaw na lang kaya ang magsabi sa kanya? Ren, kaibigan ko rin si Lando. At kahit papaano, malulungkot din ako na masasaktan ko siya. Pero anong magagawa ko? Hindi siya ang tipo kong lalaki. Kaya kung ayaw mo sa kanya, udi, iwan mo rin siya. Ano?
Oh, ayan. Tumatawag si Lando. Pakisagot na. Anong gagawin ko? At sabihin ang sasabihin mo, tawagan ka sa numero mo para doon na lang kayo mag-usap sa cellphone mo. O sige, aalis na ako. Ha? Julie! Anong gagawin ni Elsa? Sasagutin kaya niya ang tawag ni Lando? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan kaisarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nakikita.